Kindly lead us into prayer, Miss Pristosa. Bilis. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So open your books to page 52. Okay, page 51. Open your books to page 51. The topic that we are going to discuss will be from lessons 16 to 23. This will be for your final examination. The coverage that we are going to discuss this morning will be the coverage of your examination. Lessons chapter 3, lessons 16 to 23. So these lessons are centered on the Reformation, the Church Reformation, and the Counter-Reformation. What do we mean by these two unforgettable history of the Church? Ito, nung nakaraan, pinag-aralan natin how the Church was founded, how the Church was developed, how the Church was defended by different people, by different kings, and by different doctors of the church, how they preserved the truthfulness of the church. Okay? Napag-aralan natin lahat yung mga inyong nakaraan. At you have already taken the examination on that. Now, we continue the history of the church. We go to the second part, parang second phase, okay, second facet of the history of the church. This second facet of the history of the church, okay, itong facet na to, malaki ang impact nito sa kasaysayan ng simbahan. Noong unang 1,000 taon ng simbahan, noong unang 1,000 kasaysayan ng simbahan, nagkaroon ng tinatawag nating Great Schism, o yung paghihiwalay ng simbahan sa West at simbahan sa East. Kaya nagkaroon ng Catholic Church tsaka Orthodox Church. Hanggang ngayon, hindi pa sila nag-unite. Yung pinag-usapan natin yung nakaraan. Ngayon, noong 15th to 16th century, nagkaroon ulit ng malaking impact sa kasaysayan ng simbahan sapagkat meron ulit nangyaring paghihiwalay sa simbahang Katolika. Noong unang 1,000 taon, may humiwalay sa simbahang Katolika ang Iglesia Ortodoxa o yung Orthodox Church. Sa yung unang 1,500 taon ng simbahan o yung 15th century ng simbahan, 1500 history ng simbahan, nagkaroon ulit ng malaking pagbabago sa simbahan. Okay. Ito yung tinatawag nating Church Reformation, or what we call in page 52, the Protestant Reformation. You go to page 52. We are going to discuss the Protestant Reformation. Okay. Reformasyon Protestante. Ano ang ginawa? Sino yung kaisa-isang tao na naging dahilan kung bakit ang may mga grupo ng tao na humiwalay sa simbahang Katolika, at ano ang mga naging dahilan nila? Okay? Pag-aaralan natin yan. You go to page 53 and read first and second paragraph, Miss Tamayo. First and second paragraph. Thank you.
Okay. Ito ang nangyari. Okay. Anong dahilan kung bakit nagkaroon ng reform? Ano yung tinatawag nating reformation? Pag sinabi nating reformation, ito yung pag-aalsa laban sa simbahang Katolika. Ito yung mga grupo ng mga tao na kung saan meron silang gustong mabago sa sistema ng simbahang Katolika. Sa sistema, sa pamamahala, at sa doktrina. Okay? Ang tawag natin sa Protestant Reformation, ito yung mga grupo ng tao na pinanguluhan ni Martin Luther. Martin Luther, pinakasikat na Martin Luther. Okay? Upang tuligsain ang simbahan sa maling sistema nito sa pamamahala, and quote in quote, hindi ko sinasabing mali, tama yung sinabi niya, yung maling doktrina ng simbahan na ipinaglala na tinutuligsa niya. Okay. So, paano nagsimula yung Reformation? Kailan nagsimula yung Protestant Reformation? Nung panahon na ang simbahan umabuso sa kanyang kapangyarihan. Anong ginawa? Okay. Kumukonte ang pera ng simbahan. Kumukonte ang fondo ng simbahan. Kumukonte ang mga ang Sunday collections nung panahon na yon. Kaya anong ginawa ng Santo Papa? Lahat may bayad. Pagpapakumpisal may bayad. Paghipo sa mga santo, sa mga relics may bayad. Pagpunta doon sa sacred pillars, so sacred stairs doon sa Rome may bayad. Okay. Ngayon, nakita yan ng isang paring Agustino, isang pari. Ang pangalan niya si Martin Luther. Isang pari, ha? Paring Katoliko. Sabi niya, mali ang ginagawa ng simbahan. Lahat may bayad. Ha? Yung mga pari, yung mga obispo, yung mga cardinal, ang sasarap ng buhay nila, kumakain sila ng ubas sa Cleopatra bed. Tapos, hindi sila, pero ang mga tao ay nahihirapan. Okay? Yung mga miyembro nahihirapan, yung mga mahihirap, lalong humihirap. Yung mga mayayamang hari, yung mga mayayamang pari, lalong yumayaman. Sabi ni Martin Luther, mali ang simbahan. Wala ako sa tunay na simbahan. Ito ay simbahan ng demonyo, sabi niya. Okay? Kaya itong si Martin Luther, isang paring Katoliko, nag-alasa laban sa simbahang Katolika. Ituloy natin. Yung next paragraph, kindly read, Miss Buenaventura. No, third paragraph, third. Luther. Wittenberg, Germany. Okay. Si Martin Luther, isang paring Agustino, Agustinian priest, paring Katoliko, na nag-alsa laban sa simbahan. Sabi niya, mali ang simbahang Katoliko. Wala ako sa tamang simbahan. Hindi ito yung simbahang itinatag ni Kristo. Bakit? Sapagkat sila ay umaabuso sa kapangyarihan. Okay? Sila ay umaabuso sa yaman ng simbahan. Sila ay nagpapabayad, ganyan ang mga yung mga aligasyon niya sa simbahan. Okay. Martin Luther was very devout and had experienced a spiritual crisis until he came across the writing of St. Paul, "The just shall live by faith." So ganito yan. Ang tanong, tama ba yung claim ni Martin Luther, yung reformation niya? Ito, tandaan niyo itong mabuti. Ah. Once you encounter it in the near future, at least you know na, alam niyo na to. Martin Luther has done wrong and right ways. Okay, tandaan nyo to. What do I mean when I said Martin Luther had done right way? Okay, he tried to reform the church. He tried to make cardinals, the pope, the bishops realize that they should not be living in richness. They must live in poverty and harmony and simplicity. Okay? Tama siya nung sinabi niyang huwag dapat mabuhay ang simbahan sa kayamanan. Dapat mabuhay ang simbahan ang naayon sa simplicidad na ipinakita ni Kristo. Tama yun. Kasi ang simbahan umabuso sa kapangyarihan. Ayun yung tamang ginawa niya. Ang problema,
meron siyang maling ginawa kung bakit humiwalay yung grupo niya at nagkaroon ng iba't ibang sangasangang relihiyon. Ano yung maling ginawa niya? Noong iniban niya ang kanyang pagkakaintindi sa Biblia, gumawa siya ng ibang doktrina. Okay, namulot siya ng salita sa Biblia at gumawa siya ng sariling paniniwala na nagresulta sa pagkakaroon ng iba't ibang relihiyon sa panahon natin ngayon. Okay, ito. Sabi niya, sa Romans chapter 1 verse 17, nabasa daw ni Martin Luther, narinig niya raw, meron daw siyang tinig na narinig galing sa langit. Sabi niya raw, ang mabuting at totoong tao ay mabubuhay sa pananampalataya. Romans chapter 1 verse 17. Luther understood and taught that salvation is a gift of God's grace through Christ received by faith alone. In contrast to the teachings of the Catholic Church, which is faith and deeds are both necessary for one's salvation. Ito, explain ko sa inyo. Ano yung maling ginawa ni Martin Luther? Ano yung maling move niya? Yung nagturo siya ng mali sa mga tao. Ano yung tinuro niya? Na sa pananampalataya lamang maliligtas ang lahat ng tao. Hindi itinuturo ng simbahang Katolika ang pananampalatayang yan. Okay? Sabi kasi niya, sa pananampalataya lamang tayo maliligtas. Hindi natin kailangan ng mga ribulto, ng sacrament. Hindi natin kailangan ng Santo Papa. Hindi natin kailangan ng mga pari. Ang kailangan natin si Kristo lang. Ang kailangan natin, Biblia lang. Sabi ni Martin Luther. Okay? Ayun yung maling ginawa niya. Sapagkat, hindi yun ang turo ni Kristo at hindi yun ang turo ng simbahan. Okay? Sabi niya, sa pananampalataya lamang maliligtas ang tao. Kahit pala nang rape ka, kahit pala pumatay ka ng kapitbahay mong chismosa, maliligtas ka pa rin. Kasi tinanggap mo na si Kristo in the first place. Okay, halimbawa ako. Sabi ni Martin Luther, i-apply ko yung sabi ni Martin Luther. Tinanggap ko si Kristo ngayong araw na to. I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. I am saved. Maligtas na ako. Tinanggap ko na siya eh. Pero pagkatapos ko siyang tanggapin, pumatay ako ng tao, nanloko ako ng tao, nagnakaw, ano pa, ng rape, etc., etc., ng chismis, ligtas pa rin daw ako. Okay? So mali yun. Kaya ang tinuturo ng simbahang Katolika ganito, ang pananampalataya, tinanggap natin sa Diyos, sa binyag. Tinanggap natin kay Kristo noong tayo ay bininyagan. Ngayon, yung pananampalatayang yun, kailangan isinasabuhay natin. Yung ginagawa ko, yung sinasabi ko, at yung iniisip ko, ay konektado sa pananampalatayang tinanggap ko noong ako ay nabinyagan. Anong sabi ni St. James chapter 4, chapter 2 verses 14 to 26 diyan sa Bible, na ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay, walang saysay. So, yung claim ni Martin Luther, dalawa kasi yung ginawa niya para i-reform ang simbahan eh. Yung una, tama, sabi niya, kailangan mabuhay sa simplicidad. Kailangan mabuhay sa paghihirap ang mga pare at ang mga obispo at ang Santo Papa. Huwag silang mang-abuso ng kapangyarihan. Tama yun. Doon siya pumalya sa pangalawa. He tried to twist the doctrine of the church. Okay? He tried to change people's mind about the doctrine of the church. That resulted him to be separated from the church and to create his own religion. It has big impact in the history of the church because that was the beginning of the Protestant religious groups which we have now in the present time. Okay, nagets niyo ako? Kaya nga may Protestant churches because of Martin Luther. Okay? So, sabi niya rito, at first, naiintindihan niyo ako? Nagets niyo yung pagkakadugtong-dugtong ng kwento? Sana naiintindihan niyo ha? At first, his only interest was one of reform when he nailed his 95 theses. When he was trying to reform the church,
he nailed parang malaking papel. Ang tawag doon 95 Theses. Yung 95 Theses, i-underline nyo yan, nandiyan sa libro. Yung 95 Theses, ayun yung 95 na suggestion niya sa Catholic Church. Kasama dyan yung pananampalataya lang ang kaligtasan, hindi natin kailangan ng mga imahe, hindi natin kailangan si Maria. Sabi niya, hindi siya ina ng Diyos. Hindi natin kailangan na maniwala sa Santo Papa, hindi natin kailangan tumanggap ng mga sakramento. Pananampalataya lamang, sabi niya. Oh, pinako niya yun sa isang katedral sa Wittenberg sa Germany noong October 31, 1517. Dito ngayon na alarma ang simbahan. Okay. Sabi ng simbahan, bakit meron na namang panibagong grupo na sisira ng pananampalataya ng mga Katoliko? Meron na namang uminog na panibagong grupo na dahil sa kapabayan din naman ng simbahan, uminog. Okay? Nagkaroon ng panibagong relihiyon. Okay, sabi niya dito, at first, yeah, 95 Theses in Wittenberg, i-underline niyan in Germany, in October 31, 1517, malapit na October 31. Okay. But the slow action of the church and poor handling of the situation by the Pope, yan, wala kasing masyadong action ng simbahan nun, and Curia only made matters worse, mas lumala, leading Luther to break away from the church. Humiwalay siya sa simbahan. In July 1519 debate with the Catholic theologian Johann Eck, Luther stated sola scriptura, sola scripture alone was the supreme authority in religion. Okay, so suma total, noong nagtayo ng sariling relihiyon si Martin Luther, meron siyang tatlong ginawang doktrina. Okay, sulat niyo ha, sola scriptura, yan, sola gratia, at so ano yung isa, sola scriptura, sola gratia, sola fede. Okay, sola fede, sola scriptura, sola gratia, sola fide pala, fide. Ano yun? Sabi niya, Biblia lamang ang batayan ng pagtuturo. Sabi ng simbahan, hindi. Okay, hindi. Sapagkat hindi, ang Biblia dumating lamang noong ikatlong siglo. Bago dumating ang Biblia, may simbahan na. Ibig sabihin, nung wala pang Biblia, may simbahan na. May pinaniniwalaan na, may relihiyon na yung mga tao. Okay, sabi niya, sola gratia, grace alone. Pag tinanggap mo sa puso mo, I offer myself, you raise your hand, offer myself to the Lord of and accept Jesus as my Lord and Savior, I am saved. Sabi ng simbahan, hindi. Kailangan mong tanggapin ang pitong sakramento, ang binyag, kumpil, komunyon, etc., etc. Okay? Sabi pa niya, sola fide, faith alone. Hindi mo kailangan gumawa ng mabuti para ma-justify yung faith, para mabigyang pruweba yung pananampalataya mo. Sabi ni Martin Luther, pero sa atin mali, sapagkat sabi sa Biblia, sa James chapter 2 verse 14 to 26, ang pananampalataya kailangan nilalakipan ng gawa. Kung naniniwala ka sa Diyos, kailangan makikita yun sa salita, sa isip at sa gawa bilang isang Katoliko. Okay. So ang simbahan lalamya-lamya. Okay? Gumagawa na pala ng grupo tong si Martin Luther, ang tawag Protestant religion, lalamya-lamya pa rin ang simbahan. Ah, wala yan. Hindi yan magtatagumpay. Malakas ang simbahan, sabi nung Santo Papa, nalalamya-lamya. Okay? Pala, hindi niya alam, lumalawak na ang ideolohiya ni Martin Luther. Noong mga panahon na yun, nakapagtatag na siya ng mga simbahan. Nakapagtatag na siya ng mga grupo. Tinawag niya na itong Lutheran Church. Ibig sabihin, meron na siyang iglesia na kinabibilangan, simbahan na kinabibilangan. Okay? So, gumawa na siya ng relihiyon. Doon na alarma ang simbahan. Kaya, meron tayong tinatawag sa page 55, the Catholic Reformation. O, in other term, it's called the Counter-Reformation. Okay? We call it Counter-Reformation. Ano nangyari?
Huy, magising kayo, simbahan, sabi ng mga pari. Sabi ng mga pari sa obispo, sa Santo Papa, na pinatunog nila yung kanilang mga kaldera. Uy, gising! Ah, sinasakop na tayo ng relihiyong protestantismo. Lumalaganap na ang relihiyon ng mga erehe, relihiyon ng mga apostata. Lumalaganap na ang maling relihiyon, kailangan nating magising, sabi ng mga pari. Kaya ano nangyari? Nagpatawag ang Santo Papa ng Counter-Reformation. Okay? O tinatawag nating Catholic Reformation. Ano yun? Sasagutin ng simbahan yung tatlong claim ni Martin Luther na Biblia lamang, Grasya lamang, at pananampalataya lamang. Okay? Sasagutin ng simbahan yon kasi mali yun. Okay? Salungat yun sa turo ng simbahan. Salungat yun sa doktrina ng Panginoong Hesukristo at ng simbahan. Okay? So, we go to page 56. Kindly read, Miss... Mr... Ba't walang Mr? Miss Junyo, Nicole? Page 56. Miss Junyo, Nicole? Liz, sayang oras. No, no. Page 56. Mali ang librong hawak mo. Grade 7 yan. Pang grade 7 yung hawak mo, anak ko. Grade 8 ka. Grade 9 ka. Ikaw na lang, Miss Pansuelo. Page 56. Lakasan mo. Protestantism. Okay, so sabi ng simbahan, kailangan nating magising. Okay, kailangan nating magising. Kailangan tayong tumayo sa ating pananampalataya. Okay, kaya ang sabi dito, the Catholic Reformation was the intellectual counterforce against Protestantism. Many Catholics wanted Reformation. So, the Capuchins were founded in Italy in 1528 to restore the Franciscan order to its original ideals. Okay? Saint Ignatius of Loyola began the Jesuit order. Spiritual enrichment was kindled through Spanish mystics, Saint Therese and Saint John of the Cross. Kindly underline those saints there. We have the Capuchins. Kindly underline, hindi yan kape ah. Capuchins. Although sila nakadiscover ng cappuccino, na uri ng kape, yung mga paring cappuccino. Oh, tama, Capuchins. Okay, we have Saint Ignatius of Loyola. Okay. We have Saint Teresa of Avila. And we have Saint John of the Cross. Okay, yung mga taong yan, meron ba akong dadagdag dyan? Wala dito. Si Saint Ignatius of Loyola, Saint Francis Xavier, San Francisco Javier, Saint Francis Xavier. Pakisulat nyo. Saint Francis Xavier. Okay. Yung mga yan, yung mga pari at mga madre na yan, sila yung nagpatutuo na tama ang pananampalataya natin. Okay, tuloy natin. The major thrust at reform was the Council of Trent. Okay. The Pope called the Council of Trent. Alam niyo, noong unang panahon, kapag ang simbahan ay nalilito na, kapag ng mga miyembro, ang mga pari ay nalilito na sa particular doctrine, nagpapatawag ang Santo Papa ng Council. Okay, Council. Kung maalala niyo, noong panahon ni Constantine, okay, nagpatawag siya ng Council of Constantinople. Okay? At saka Council of Nicaea, ganyan. Para bigyang linaw yung agam-agam ng mga tao. Okay. So ito, para mabigyang linaw yung maling paratang ng mga Protestante sa atin, mga Katoliko, nagpatawag ang Santo Papa Paul III ng Council. Ang tawag na ito, dahil dito, Council of Trent. Underline. Council of Trent began by Pope Paul III in December 1545. Okay, what is this Council of Trent? Okay. The Council of Trent marked an important turning point for the Catholic Church. Okay,
may turning point, parang may realization. Okay? For it provided clarity on the beliefs of the church and ecclesiastical discipline was restored. Pope Pius IV, co-founder of the Theatines, confirmed that the doctrines, that the decrees of the Council of Trent in January 1564. So, there were two popes who called the Council of Trent. Pope Paul III began the Council of Trent in December 1545, and when Pope Paul III died, it was finished by Pope Paul IV in 1564 of the month of January. Okay. Ganyan katagal yung pag-uusap nila sa konsilyo na yan, Konsilyo ng Trent o Council of Trent. Ano yung pinag-usapan nila? Papabulaanan nila yung maling itinuturo ni Martin Luther. Okay, sasagutin nila, bibigyan linaw nila yung maling itinuturo ng mga Protestante. Okay, laban sa pananampalatayang Katolika. Ano yung tinuturo ng mga Protestante? Biblia lamang ang basihan ng pananampalataya, grasya lamang ang basihan ng kaligtasan, at pananampalataya lamang ang basihan upang tayo ay makapasok sa langit. Sabi ng Simbahang Katolika, mali yung tatlong yon. Okay, ito, tuloy natin. Okay, the council addressed three areas. Okay, yung council, they clarified three areas. We have the doctrine, discipline, and devotion. Sabi kasi ni Martin Luther, yung daw devotion natin sa mga saints, mali, wala daw sa Bible yon. Yung paghihipo-hipo daw natin sa mga saints, yung pagpuprosesyon natin sa mga santo, sa mga patron natin, wala daw sa Biblia yon. Hindi daw dapat natin ginagawa yon. Sumasamba daw tayo sa ibang mga Diyos. Okay? Ayun ang sabi ni Martin Luther. Dapat wag daw tayong maniniwala sa Santo Papa. Kasi kay Kristo lang tayo dapat maniwala. Okay, ayun yung mga sinabi ni Martin Luther. Ngayon, there are four numerical orders there which ito yung mga kinlarify ng Council of Trent. Okay. Five clarified statements by the Council of Trent against the claim of Martin Luther's doctrine, yung Protestant doctrine. Number one. Pakibasa mo ngayon number one, Miss Ramos Rosel. Tandaan ninyo yan, sabi ng konsilyo ng Trent o ng simbahan, hindi totoo na pananampalataya lamang ang daan upang tayo ay maligtas. Anong sabi? Yung daw pananampalataya natin, okay, ay naisasagawa sa paggawa ng tama sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Halimbawa, ako, may pananampalataya ako at tumulong ako. Yung pagtulong ko, taus-puso yun, sapagkat ito ay grasya ng Diyos. Doon, ayun yung dahilan para maligtas ako. Okay? Maliligtas ka kung gagawa ka ng tama. Yung pananampalataya mo, sinasamahan mo ng tamang gawa. Okay. Pangalawa, pakibasa mo, Miss Tamayo. Sabi ni Martin Luther, be Bible lang. Eh, yung Bible kulang? Alam nyo ba? Basahin nyo yung last part ng Gospel of St. John. Sabi niya, kulang ang Biblia. Kung ang Biblia lang ang batayan ng pananampalataya natin, kulang sirin yung pananampalataya natin. Hindi buo. Tama? Yung Biblia kasi kulang eh. Alam mo kung bakit? Sapagkat hindi lang Biblia ang batayan ng pananampalataya natin. Meron tayong tinatawag na tradisyon o yung sacred tradition. Ano yung sacred tradition? Yun yung mga paniniwala, doktrina ng mga apostol at nung mga sumunod sa mga apostol nung wala pang Biblia. Sabi ko nga sa inyo kanina, dumating lamang ang Biblia noong ikatlong siglo, noong ika-300 taon ng simbahan. Ibig sabihin, 300 taon nang meron ang simbahan, tsaka lamang dumating ang Biblia. Okay, naintindihan niyo ako? So, ibig sabihin, nung wala pang Biblia, yung 300 taon na wala pang Biblia,
meron tayong tinatawag na sacred tradition o oral tradition, pinagpasa-pasa lamang na pananampalataya, tradisyon, kaugalian ng mga apostol na hanggang ngayon ginagawa natin. Pakibasa mo yung number 3, Miss Dulay. Miss Dulay, go. Okay. Bakit yan? Bakit sabi ng simbahan, yung Latin Vulgate Bible lang ang kinasihan ng Espiritu Santo na dapat nating gamiting Biblia? Kasi si Martin Luther gumawa ng sarili niyang translation ng Bible. Gumawa siya ng sariling Bible. Yung Protestant Bible na meron yung mga Protestante ngayon. Yung Gideon, yung Magandang Balita Biblia, New Filipino Version, International Version, etc. etc. Yun yung mga Protestant version. Yung ginagamit natin sa Catholic Church ay yun yung totoo at tunay na version ng Bible, kompleto. Okay, ayun yung tama. Sabi ng simbahan, ito dapat ang gamitin natin. Kasi yung Biblia ang ginagamit ng mga Protestante ni Martin Luther, mali. Sisirain niya yung pananampalataya natin. Pang-apat. Okay, basa mo pang-apat, Miss Asumi. Okay. Sabi kasi ni Martin Luther, hindi na importante yung binyag, kumpil, kumpisal, kasal, ordinasyon, hindi na importante yung mga yan. Sabi niya, importante, maniniwala ka kay Kristo. Ganun na lang kabilis, instant, parang kape, 3-in-1. Okay, anong sabi ng simbahan? Kailangan natin ng sakramento. Bakit? Sapagkat yung mga sakramento, tinatag yun ng Diyos mismo. Tinatag yun ni Kristo. Hindi yung tinatag ng mga tao, ng Santo Papa, ng etc. etc. Si Kristo ang nagtatag. Okay? It has a divine origin. Sacraments have divine origin. They were founded by Christ. Okay, number 5. Pakibasa mo, Miss Rove Cielo. Transubstantiation. Ito, sabi ni Martin Luther, yung daw ginagamit nung pare na ostya at saka alak, simbolo lang yun. Kaya yung mga Protestante kapag nagsisimba sila, simbolo lang yung kinakain nila. Simbolo lang, hindi talaga si Kristo yun. Okay? Simbolo, parang ginagawa lang natin ulit yung nangyari 2,000 years ago. Anong sabi ng simbahan? Mali! Ang misa ay hindi simbolo. Ang misa ay aktwal na pagbibigay ni Kristo ng kanyang sarili sa atin. Perpetual giving of himself to us. Okay? Walang hanggang pagbibigay ni Kristo ng kanyang sarili sa atin. Kaya pag ang pari nagmisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yung simpleng tinapay at simpleng alak nagiging totoong katawan at dugo ni Kristo. Okay, sa ating pananampalatayang Katoliko. Kaya sa misa, ang simpleng tinapay at ang simpleng alak nagiging katawan at dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng, hindi yun magic ha, it's not magic. It is through the power of the Holy Spirit. Okay, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa utos ni Kristo, yung simpleng tinapay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Pag-aaralan natin yan pag nasa sacraments na tayo. Okay. So, yun yung lima na kinlarify ng simbahang Katoliko. Kasi baka yung mga Katoliko dati, mawala na sila sa ulirat nila at magpalit sila ng reliyon. Okay? So, the Council of Trent also gave bishops greater power to supervise all aspects of religious life. Zealous research, Archbishop Charles Borromeo, St. Charles Borromeo, later canonized as a saint, set an example by visiting the remotest parishes and instilling high standards. Okay. So iniba ng simbahan, pati yung luxury life ng mga pare, yung pamumuhay nila sa kayamanan, tinanggal ng simbahan 'yon. Ano sabi ng simbahan? Mamuhay kayo sa simplicidad. Kaya si St. Charles Borromeo, isang santo na halimbawa ng pamumuhay sa simple
at pagbibigay ng tamang halimbawa sa kanyang mga nasasakupan. Okay. Yung Council of Trent, pinakita niya rin yung pagbuhay, yung payak na pamumuhay ng mga pari, ng mga Santo Papa, ng mga obispo. So nagsimula noon ang simbahan, okay, nag-focus ang simbahan sa paggawa ng mga mabubuting bagay para sa mga mahihirap. Okay, bumalik ang simbahan sa totoong mission nito. Okay? Okay, so mahaba yung kwentong yan, pero at least konti lang. At least meron tayong idea. Okay? So, tandaan nyo na, there are 5 responses of the church against the Reformation of Martin Luther. Pero kahit gano'n, nagpatuloy pa rin lumago ang simbahan ni Martin Luther. Kaya merong mga Methodists ngayon, kaya merong Presbyterian Church ngayon, Episcopalian Church, merong Lutheran Church, Zwinglian Church, iba't ibang relihiyon labas sa simbahan because of Martin Luther. And that is a sad reality in our history. Okay, because again, hindi lang nung 1000 AD, hindi lang nung 1054 AD, nung 1500 AD, nagkaroon ulit ng paghihiwalay ang simbahan at ang mga ibang grupo ng relihiyon. Okay. Now we go to page 58. Okay, Christianity, the missionary movement. Okay. Nagpatuloy ang simbahan, no? Nagpatuloy ang simbahan sa pagpapalaganap. Okay? Nang nagkaroon ng reformation ng simbahan sa buhay nito, sa paggawa nito ng mission sa mga mahihirap. Okay, at pagpapatuloy ng misyon ng kaligtasan sa mga tao, okay, nagpatuloy ang missionary movement ng simbahan. Okay, basahin natin sa page 58. Kindly read, Mr. Pukis, page 58. Mr. Pukis, page 58, read. Okay, ganyan lang, i-underline nyo muna si Ren. Okay, underline. Paki-underline yung si Christopher Columbus. Yan. Christopher Columbus, Vasco da Gama, at saka si Ferdinand Magellan. Christopher Columbus, Vasco da Gama, at si Ferdinand Magellan. You also underline Saint Francis Xavier. Saint Francis Xavier. Okay? You also underline Father Andres de Urdaneta. Oh, si Andres de Urdaneta nagpunta yan sa Pilipinas. Okay? Andres de Urdaneta. At saka si Father Franz Toribio de Benavente. Toribio de Benavente. Okay. Okay. So, yung missionary movement ng simbahan nagpatuloy. Okay? May mga hindi na tayo didiscuss dito kasi so historical. Hindi na natin kailangang malaman yung mga yan. Okay. So, yung mga pina-underline ko, basahin nyo lang yung mga yan. Like for example, si Christopher Columbus na discover niya ang Americas. When I speak of Americas, Canada, US, Mexico, etc. Okay? During the kasi di para sabi ko sa inyo dati, during the navigation era, noong mga time na ang mga Europeans, they were searching for new lands. Okay? They searched for new lands. Ito yung mga sikat ng mga navigator at that time. Si Christopher Columbus, si Vasco da Gama, tsaka si Ferdinand Magellan. They were all Portuguese. Okay, mga Portugues, yung mga yan. Okay? They were not Spaniards. But they are under the flag of Spain. But they were Portuguese. Okay? They discovered a lot of lands. Okay? Like for example, si Christopher Columbus, he discovered Americas. And he planted the cross there to signify that that yung land na yon was discovered and soon they would become Christians. Okay? Magiging Kristiyano sila. Ang Amerika ba ngayon, Kristiyanong bansa? Thumbs up? Opo, di ba? Kristiyanong bansa because of Christopher
Columbus. Okay, we have Vasco da Gama when he reached India. Okay, when he discovered India. Okay, and of course, the pinakasikat Ferdinand Magellan when he reached the Limasawa Island or the Philippines, Las Islas de San Lazaro. He called it first as the Las Islas de San Lazaro in 1521. Okay, those discoveries by these three Portuguese navigators, okay, now nowadays they are Christian countries or nations. Like for example, the Philippines, we are a Christian Catholic country. America, a fourth ang America sa buong mundo na may pinakamaraming Katoliko. Pag sinabi kong Americas, Americas, pag sinabi kong Americas, I am referring to Canada, USA, Mexico, and all Latin countries sa baba. Brazil, Argentina, Puerto Rico, etc., etc. Okay, Spanish-speaking countries. Okay, and India. India is a Catholic, is a Christian country. Okay, and we have the Philippines. Yan, di ba? So, you also have St. Francis Xavier. Okay, basahin nyo na lang yan, mga yan, ha? Sila Francis, St. Francis Xavier. Hindi ko na i-discuss sa inyo ng matagal yan. Si Padre Andres de Ordaneta, Pangasinan. Actually, si Padre Andres de Ordaneta is an Agustinian monk who sailed to Cebu, Philippines. Sabi niya dyan. Okay? Isa siya sa mga nag-donate nung image ng Santo Niño, okay, sa Cebu. Nung na-reach nila Magellan ang Cebu. Okay? Sila Pulapo. Di ba sila Pulapo na kapatay kay Magellan? Di ba? Tama? Sino ang pumatay kay Magellan? Si Lapu-Lapu. Sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Yung mangingisda. Correct. Yung mangingisda, sabi ni Miss Tamayo. Okay. So, meron din tayo yan, si Reverend Father Toribio de Benavente, isang Franciscan missionary. So, alam nyo, noong unang panahon, sabi ko sa inyo, basta may navigation, pag sinabing navigation, discovery, yung mga navigators, yung mga nakasakay sila sa mga barko, when they were discovering lands, mayroon silang laging kasamang pari. Tandaan ninyo yan. Either Augustinian, Dominican, or Franciscan. Yan. Kasi, every time na makadiscover sila ng lupa, they would plant a cross, signifying that this land which was discovered would become a Christian nation. Okay, so, When they planted the cross, they began preaching the Christian doctrine. Okay, kaya yung resulta naging Kristiyanong bansa. Okay, let's move on. We go to 61. Yan. Yan, hindi nyo na kailangan marami yan. Christianity to North America, basahin nyo na lang yan, ha? Read. Kukuha pa rin ako ng exam dyan. Okay, read. Page 62. Sabi niya dyan, Christianity to North America. Paano nagsimula ang Kristiyanidad sa Norte America o sa North America? So through Christopher Columbus, who was an Italian explorer who arrived in America in the Bahamas in October of 1492, etc., etc. Basahin nyo na lang yan. Okay, thumbs up. Assignment nyo, babasahin nyo yan. Okay, we go to page 64. Okay, page 64. Ito ang pag-aaral natin, no? Yung itong page 64, which is lesson 20, medyo kanito. Medyo dapat kailangan natin malaman ito. Kasi ito yung panahon kung saan uminog na ang parang hindi na bida ang pananampalataya. Nag-gets niyo ako? Parang ito yung mga panahon na kung saan ang simbahan, itsapuera na lang. Parang, pananampalataya sa Diyos, okay, magsisimba kami, ganyan, magkukumpisal kami, glorosaryo kami. Pero dito na doon pumapasok yung Age of Enlightenment, o tinatawag nila, Age of Reason. Dumating na yung different scientific discoveries, different ideologies, dumating na yung iba't ibang technology, siguro. Okay, na naglihis sa utak ng mga Kristiyano dati sa Diyos.
okay, na naglihi sa utak ng mga Kristiyano sa Diyos. Okay, so basahin ko. The Middle Ages and the Reformation were centuries of faith. Okay, Middle Ages. Noong first 1,000 years ng simbahan hanggang 1,100 to 1,500 years ng simbahan. These are Middle Ages and Reformation. Ito yung panahon kung saan, ang pananampalataya ang pinakamahalaga sa amin. Wala nang iba kundi pananampalataya lang. Yan. In the sense that reason served faith and the mind obeyed authority. Okay. For a Catholic, it was church authority. For Protestant, it was biblical authority. Okay. So, but in either case, God's word comes first, not man's thoughts. Man's basic concern in life is his preparation for the next. Okay. But the age of reason placed reason over faith. Man's primary concern was not the next life. Okay, ito na. Ito na ang naging problema. Noong Middle Ages, tsaka Reformation Ages, faith first before reason. Sabi niya, pananampalataya muna para maintindihan natin ang lahat ng bagay. Parang ganito yan. To believe is to see. Okay, noong mga first 1,500 years ng simbahan. To believe is to see. Maniniwala muna ako bago ko makita. Nung dumating ang age of reason, okay, parang yung mga tao ay bumukas yung isip nila sa agham o sa science, na iba na ang paniniwala nila. To see is to believe. What do I mean? Therefore, during those times of the age of reason, they have already forgotten about the existence of God. Okay? Inihiwalay na nila yung paniniwala nila sa Diyos na hindi daw nila nakikita. Kasi nga, to see is to believe. We have to embrace another enlightenment. Because our goal is to see is to believe. Kung ano yung dapat nating makita, doon tayo maniniwala. Okay. So, man's primary concern was not anymore eternal life. Man's primary concern was not anymore about God, but happiness and fulfillment in this world. Paano ako magiging successful? Paano ako makaka-discover ng mga new things para yumaman ako? They already forgotten what is important in the next life to come, which is eternal life. Okay. So, the period from 1650, underline that, through the 18th century was known as the Age of Enlightenment. Okay? I-underline nyo yan. In Europe, it was the Age of Reason. Age of Enlightenment. Okay? Ito yung panahon kung saan nawawalan na ng pananampalataya sa Diyos yung mga tao. Okay. Tuloy natin. Discoveries in science had much to do with the Age of Enlightenment. Yan. So, ito yung panahon kung saan marami ng discoveries. Yan, si Copernicus proposed that the sun is center of the solar system and the earth revolve around the sun. Si Galileo Galilei, okay, the first to use the telescope. So there were discoveries at that time. Parang hindi na Biblia lang yung basihan natin. Na, sabi ng Biblia, ginawa ng Diyos lahat ng mundo. Ginawa ng Diyos ang araw, ginawa ng Diyos ang between, ginawa ng Diyos ang langit. At ayun yung paniniwala ng mga tao dati. Ngunit, nung dumating yung age of reason, yung science, ay napalitan yung isip ng mga Kristiyano. Okay? Anong nangyari? Okay? Yung paniniwala nila sa salita ng Diyos, napalitan sa mga discoveries na ipinapakita ng mga siyentista. Okay? Nakalimutan nila na parehas na importante yun. Okay? So, confirmed that Copernicus was right and was condemned by Catholic Church. Scientists such as Isaac Newton in physics, Robert Boyle in chemistry, were the pioneers that gave birth to technology, which led to industrial revolution. During the 15th century, Age of Reason began, industrial revolution began, when they discovered a lot of technology, scientific discoveries. Philosophers set up
set out in different directions to provide meaningful for humanity. Sabi ng mga, tas hindi lang science and technology ang dumating. Philosophy also began to reach out the mind of Christians. Okay, sabi niya, sabi dito, philosophers set out in different directions to provide meaning for humanity. It was the German philosopher Immanuel Kant, okay, that defined, have courage to use your own reason. Okay, and that is the motto of enlightenment. Okay, so what I am trying to tell you is that ideologies changed the setup of the mind of Christians. Okay, while the Catholic Church teaches us that there are two things that we should preserve in our minds. We have the faith and we should have the reason. Okay, we believe in God and we explain our belief on God. There is faith, there is reason. But when in the 16th century came, science came, technology, industrial revolution came, they changed the mind of Christians and they said that there is no existence of faith, only reason. Walang Diyos. Lahat kayang sagutin ng siyensya. Kaya pag yung science teacher nyo, ganyan lang sinasabi, sabi nyo anathema. Layas sa simbahan. Okay? Sinong teacher nyo sa science? Ay, hindi pala, wag na lang. Okay? Pag ang science teacher nyo, kung sino man yan, sasabihin niya, siyensya lamang kayo maniwala, sabihin nyo sa kanya, layas sa pananampalataya. Hindi yan ang itinuturo ng simbahan. O, hindi ko sinisiraan yung science nyo, baka sabi nyo, sinisiraan ko siya. Pag yung science nyo, ganun lang sasabihin niya. Okay? Bakit? Sapagkat parehas na importante ang pananampalataya at reason. Anong sabi ng Industrial Revolution? No! Sabi ni Isaac Newton, sabi ni Copernicus, sabi ni Immanuel Kant, no! Ha? Lubayan nyo na yung paniniwala nyo sa Diyos. Dito na kayo sa siyensya, kayang sagutin ang lahat. Kaya niyang ibigay ang lahat. Okay? Kaya niyang ibigay lahat ng gusto niyong malaman. Yan. Okay. Sabi ng mga philosophers, ng mga scientists, that began the age of reason, another challenge in the life of the church. Challenge na naman sa simbahan yan. Diyos ko, meron na namang mga grupo ng mga tao na iniiba ang paniniwala ng mga Kristiyano. Sari Kristiyano talaga, magang ganun na palikdo. Okay. The age of enlightenment proposed that reason and science would bring an enlightened world. We must be enlightened, sabi ng science. Yung pananampalataya nyo, wala na yan, obsolete, outdated. We need to be enlightened by science, by technology, by philosophy, by psychology, sabi niya. Okay, unfortunately, they ignored the real essence and message of faith, which is love, emotion, and spirituality. Okay, when the age of enlightenment began, people forgot to love. People forgot that there is God. People forgot that there is the next life to come. Okay, and concerned to one's fellow man, it forgot that man is wounded by original and personal sin. When science began, we forgot about sinfulness. Nakalimutan na natin ang kasalanan. Kasi yung science, syempre, kaya yung ibigay lahat. Sabi ng science, okay lang na ano, na gumawa ka ng kasalanan kasi wala naman yan sa, wala namang Diyos eh. Wala namang masama eh sa gagawin mo eh. Kasi wala namang masama talaga. Lahat mabuti, sabi ng science. Okay, etc., etc. Basahin nyo na lang yan. Sila John Wesley, yan, at saka sila Philip Jacob Spener of Germany, yan, Pia Desideria, yung mga yan. Itong mga pag-aaralan nyo yung mga yan, no? Ay, basahin nyo yung mga yan, tuloy nyo na lang, okay? So, ang ibig kong sabihin, another challenge sa church, age of enlightenment and reason. Tinanggal ng mga yan ang pananampalataya ng mga tao. Mas maniwala kayo sa siyensya, sabi nila. Mas maniwala kayo sa teknolohiya. Mas maniwala kayo sa totoo, sa nakikita ninyo kaysa sa hindi nyo nakikita. Okay, tuloy natin. Okay. Tutuloy natin sa susunod.
yung First and Second Vatican Council. Yung First and Second Vatican Council ay yung council nung makabagong panahon, nung panahon na ng simbahan ng 1950s to 19, hanggang sa panahon natin ngayon. Okay? So next time we will discuss First Vatican Council and the Second Vatican Council. Pagkatapos natin yon, ready na tayo for final exam. Okay, don't worry because I am recording what I have, what I am tackling right now. I am being recorded by my video. And I will upload it again on my YouTube channel. Subscribe. Okay, ano yung sinasabi ng YouTuber, yung mga vlogger? Para subscribe and like and share, tsaka sa baba, click the notification bell, di ba? And subscribe to my YouTube channel. Okay, si Erica Imbang. Okay, so as we end, let us pray. Can you lead us into prayer, Miss Cielo? Move. Hail Mary. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, two lessons na lang ha, for final exam. First Vatican Council and Second Vatican Council. Do you have any question?